Ang trabaho ko nasa advertising. And for 24 years, gumagamit na ako ng mga graphic applications, especially Photoshop. Ang isa po sa malaking-malaking task for me, yung mag-retouch na mga pictures. So meron po tayo papakitang picture dito. Hindi po madaling i-retouch ang ganyang klase ng larawan. It will take hours or sometimes days para po tanggalin lahat ng mga lukot na iyan. Isa po yan sa trabaho ng mga graphic designers. In my experience, yung ganyang klase po ng larawan, mahirap i-restore. Gayunpaman, kung pagtutuunan po yan ng panahon, kung talagang gagamitin yung expertise, pagbubuhusan ng oras, mangyayari po yung susunod na larawan. After ng very, very laborious and tedious na pagre-retouch, it can be done. Yes, it can be done. Maaring tamad na lang yung artist kung sakaling hindi niya magagawang ibalik sa ganyang itsura yung picture na yan. Or the artist lacks imagination or he lacks enough experience to do this kind of task. Mas marami pa po kaming nire-retouch na mas higit pang sira, let's say, or corrupted than the other picture. So we will be talking today about restoration. And that is the message, that the title of the message for today. Ano po ba yung meaning ng word na restoration? According to the dictionary, ang restoration daw ay bringing back to a former position or condition. Ngayon po, itong word na restore, it appears, I believe, more than 136 times in the Bible. Especially kung babalik tayo sa original Greek ng New Testament at original Hebrew and Aramaic sa Old Testament. Ngayon, pag-uusapan po natin, ano yung biblical theme of restoration? The biblical theme of restoration provides a foundation, kinakailangan natin malaman ito, for understanding God's unceasing quest to save His people and restore them to His image. In the beginning, nung wala pa tayo, sabi ng Panginoon, let us create man in accordance to our own image. Ang bawat isa sa atin, mga kapatid, kawangis ng Diyos. We are spiritual persons. We have free will because God has free will. And more than that, God has a divine will and sovereign will. Ang ibig sabihin po ng sovereign will, divine will ng Diyos, katulad po ng hari dito, pag sinabi niyang isarado ang kalsadang ito, isasarado yan kahit ayaw natin, kahit hindi maganda sa ating experience, yung haba yung ating biyahe, wala tayong magagawa. Ano man ang sabihin ng hari, kinakailangang mangyari at sundin. At higit pa po doon yung sovereignty ng ating Diyos. And in accordance to God's sovereignty, nilikha niya tayo sa kanyang wangis. Hindi po sinabi sa Biblia ang nilikha ng Diyos ang tao kawangis ng mga anghel. Kasi meron tayong nakikita mga larawan ng mga anghel kaya gaganda talaga. Para silang mga androgynous, balaki, hindi malaman kung babae o lalaki ang mga itsura. At yan ang ginagaya ni Satanas ngayon. Maraming tao ngayon in this world, hindi mo maintindihan lalaki ba to o babae itong aking kaharap. Kasi pinaghahalo nila yung para sa babae at para sa lalaki. That is the working of the devil himself. Tinatry niyang gayahin at twist yung kawalan ng gender ng Diyos. God has no gender. Because why? He is God. Ang sabi sa Biblia, wala siyang katulad. Huwag na natin gamitin ang ating imagination, it will be futile. Even our imagination, pag sama-sama, i-combine man lahat ang imagination natin, we really cannot imagine anong yung itsura ng Diyos. Paano nangyari na siya iwalang gender? We will never ever understand that. All we know is, bilang man and woman, binigyan tayo ng gender to what? To reproduce. Hindi kinakailangan ng Diyos mag-reproduce. Hindi rin naman kinakailangan ng mga anghel na mag-reproduce at meron silang gender. Malinaw sinabi ng Panginoon, lahat tayo dito, babae at lalaki, yung mga mag-aasawa, kapag pupunta tayo ng langit, pagdating doon, para na lamang tayo mga anghel sa langit. There will be no husbands and wife in heaven. Merong husband, merong wife. Because the church is the bride of Christ. Ang groom, the Lord Jesus Christ himself. Now, sabi natin kanina, delikata sa wangis ng Diyos. Sa tingin man natin, ang Panginoon gagaya siya or lilikha siya ng something na the best sa kanyang creation at magsesettle siya sa something less
Of course not. Kaya nga sinabi doon, magiging kawangis ko kayo. Hindi kayo magiging kawangis sa mga anghel. Huwag kayong maingit sa mga paintings. Kasi kung babasahin po ninyo ang Old Testament, ang Book of Revelation, malayong malayo po sa panghinagap natin ang itsura ng mga anghel. Yes, nagpakita sa Gabriel, para siyang tao talaga. Nagniningning si Gabriel, right? Kasi siya yung messenger ng Lord to Mary at sa marami pang mga Bible characters. So kinakilang ni Angel Gabriel mag-anyong tao. Para makarelate, hindi naman masyadong matakot yung kanya mga kinakausap sa Bible. Pero kung babasahin po niyo sa Revelation ang itsura ng mga seraphims, mga cherubims, na mga yan, matatakot po tayo. Out of this world kasi talagang itsura nila. But those klase ng mga itsura, glimpse pa lamang yan ang talagang anuman ang itsura nila. That is just the, pagkakadictate ng personal na experience ni John the Beloved. Pagdating doon, we will see ano talaga itsura ng mga angels. But at least we have a glimpse of ano yung pagkakaunawa ni John the Beloved nang makita niya mga cherubs, na makita niya ang mga seraphims. So ibalik po natin. We are all created in the image of God. Hindi siya nagsettle sa anumang bagay. Kaya nga si Satan ng mga demons, yung mga evil angels, nainggit sa atin. They want to destroy us. Kaya po galit ang si Satanas, galit ang kanyang mga minions sa mga demonyo, sa mga anak ng Diyos, dahil maging sila naiinggit. Bakit kami mga anghel, si Satan, si Lucifer? Alam natin kung ano itsura niya. Ang sabi sa Biblia, siya ang pinakamagandang anghel ever na nilikha ng Diyos. But gayon man ang itsura ni Lucifer, hindi siya nilikha sa wangis ng Diyos. Isa lang ang nilikha sa wangis ng Diyos. Tayo yan, mga kapatid. Kaya po, katulad din sinasabi ko noon, pag umarap kayo sa salamin, tanggapin nyo na ang nakikita nyong reflection. Kawangis ka ng Diyos. Lalong-lalo na, wag na yung panglabas. Lalong-lalo na, supposedly, yung pangloob. Man is more than matter. We are spiritual beings. Ang mararating lamang ng mga physical foods, hanggang tiyan lang yun. Paano naman ang kaluluwa? Ano ipinapakain sa kaluluwa? There comes the bread of life, the word of our God, our Lord Jesus Christ. Pag uminom tayo ng tubig ngayon, mamaya nauuhaw na tayo, right? There comes the spiritual water, living water na bumubukal, na binigay ng ating Panginoon. Bakit mahalaga na ibinalik ko po? Bakit mahalaga pinag-uusapan natin na tayo nilikha ng Diyos sa kanyang wangis? Kasi po, yun ang pag-aaralan natin ngayon. God's unceasing quest to save His people, you and me, and restore us to His image. According nga po sa 2 Corinthians 5:17, di ba? 5:17, right? Isa na raw tayong bagong nilalang. Behold, the old is gone, and we are now new. Merong newness na nasa mga anak ng Diyos. Ngayon po, sa restoration, meron tayong apat na steps. Marami po ito, pero ilimita muna natin sa apat. Ano yung mga ginawa ng Panginoon sa atin bilang Christians? At ano pa yung gagawin niya as long as we live in this world? At maging sa mga unbelievers. How to restore people? How to restore the unbelievers unto the Lord? And also, how to restore us ng kanyang mga anak? Kasi aminin mo natin sa hindi, dumarating ang time para tayo nagdi-drift away sa ating pagka-Kristiyano. Naalala niyo po ba? Imagine niyo, naalala niyo po ba nung bago kayong Kristiyano? Di ba nung lumapit kayo sa altar call or tinanggap niyo ng Panginoon, biglang ang mga bibig, talaga namang ang lilinis na lumalabas sa mga bibig, right? Yung mga green jokes, tanggal na kasi born again na ako, wala nang green jokes. Yung mga pagmumura, yung mga pagmamayabang kasi born again na eh. Na-baptize na eh. Ito ngayon ang feeling mo. Lord, maraming salamat. Binago mo ako. Pero kumusta ka na ngayon? Totally nawala na ba yung mga fleshly desires? Yung mga gawa ng laman? Yung pag-iisip na masama sa kapwa? Yung paninirampuri? Yung pagmumura? Ang daling magalit, bugnutin. Laging inis. Supposedly, yun yung mga bagay na nawala nung tayo maborn again. But kumusta ka na ngayon? Kumusta naman tayo ngayon? Yung mga negatives,
thoughts noon na wala, di ba? Pero kumusta naman ngayon? Baka puro nega na rin naman ang iniisip natin. Yung mga planuhin natin noon, na maging born again tayo noon, ang lahat ng plano, basat nandun si Jesus. No? Basat payog si Jesus, sisigihan ko ang bagay na yan, hihintayin ko ang sagot ng Diyos sa aking panalangin, hihintayin ko ang pag-oo ng Panginoon sa aking mga plano, sa mga bawat hakbang na aking gagawin. Noon yun, kumusta naman ngayon? Nandun pa rin ba si Jesus sa ating mga plans? Sa ating mga decisions? Nasaan siya? Kung paano noon, hinihintay muna natin ang sagot ng langit sa anumang gagawin natin sa mundo, kumusta naman ngayon? Ganun pa rin ba tayo? Or nauuna muna tayo kay Jesus at kapag medyo nakakaloko-loko na yung lakad natin, saka natin siya hihilahin, Lord help me. So kumustahin natin ang ating mga sarili sa ngayon. Are you better today than yesterday? So pag-uusapan po natin yan. Ang isa po, sa unang hakbang, sa maraming ways ng Panginoon, to restore all of us, of course, meron po siyang replacement. Meron munang pagpapalit. May mga pinapalitan ng Panginoon. Parang sasakyan lang yan eh. Yung spark plug, pakicheck. Baka naman kaya hindi pala tumatakbo yung kotse. Yung pala, spark plug. And lahat dito ng mga mechanic or even hindi mechanic siguro naiintindihan ang bagay na ito. At maraming ganyan sa kakalsada. Biglang natataka, ba't bigla akong tumigil dito? Kompleto naman lahat. Yung pala, nakalimutan magpagas. Naubusan siya ng gas sa daan. Hindi niya malaman ang gagawin niya. So replace. God replaces our hearts of stone with hearts of flesh. At makikita po natin yan sa Ezekiel 36:26. Ang sabi ng Lord through Ezekiel para sa ating lahat, hindi lamang sa Israel, I will give you a new heart and a new spirit. I will remove from your heart of stone. I will remove from your heart of stone and give you a heart of flesh. Imagine, ganun po ang puso natin nung araw, nung hindi pa tayo Kristiyano. Bato ang ating puso. Walang awa. Walang ginawa kundi magtaas ng kilay sa ibang tao. Pag-isipan ng masama, bakit kaya niya ginawa yun? Bakit kaya inurong ng silya? Bakit kaya ganun ang kulay ng suot niya? Lahat na lang, pinaghihinalaan. Ba't sila nag-uusap? Magkatalbi na namang kumain. Dapat ngayon hindi na siyempre. Alam niyo, itong mga utak na ito, itong mga pusong ito, especially utak at puso. Puso muna tayo, puso. Pinababantayan sa Lord yan. Lord, guard my heart. Lord, bantayan mo ang aking puso. Kasi po, nagmimintis minsan ang pagtibok ng puso. Minsan, instead na yung tibok ng puso natin, para lamang dun sa ating mga asawa, minsan pumapaling. Pabantayan natin sa Diyos ang mga pusong yan. Especially kung matagal mong hindi kasama. Okay, maraming salamat sa Lord. May social media na. Anytime! Pwede mo na silang kausapin. Makikita mo, maririnig mo. Magpalagay ka pa ng CCTV sa bahay niyo sa Pilipinas. Makikita mo pa habang kumakain sila doon, nagaharutan yung mga bata. Maraming salamat sa Panginoon. But then again, those things, kapag nakasanayan yan, wala na rin ulit effect. Anything kasi nakakasanayan, nawawala ng epekto eh. Parang gamot din yan, di ba? Unang inom mo nung gamot, effective! Inagkasakit ka ulit. Pag inom mo, hindi na. Bibigyan ka ng bagong gamot ng doktor, di ba? Ganun din naman sa mga ganyan. So, every day, let's pray to the Lord. Lord, guard my heart. Guard my heart. Of course, hindi yung physical na puso. Hindi po yung physical na puso ang pinag-uusapan natin. Hindi heart transplant. Renewal po nung mismong puso din na yon na nakalagay sa loob ng ating mga dibdib. Yung pong puso kasi natin, sinisimbolize yung kaibuturan ng ating pagkatao. When the Bible says heart, it's not really this beating heart, the flesh. But yung kaibuturan ng pagkatao mo, yun ang tinitignan ng Panginoon. Ano sinabi ng Panginoon? Ang Diyos daw, hindi katulad ni Saul, ng mga Israelita nung araw, na tumitingin sa itsura nung gusto ng maging hari. Ang example po natin si King Saul, yung supposedly unang hari ng Israel, hindi po kasi si David. Sa mata ng Diyos, si David ang unang hari. The one and only king ng Israel. Pero ang tao po, ano tinignan nila?
Matangkad kasi si Saul. Ang ganda ng trim ng balbas talaga naman. No? Ang ganda ng trim ng balbas. Ang bango, ang kinis. Yan ang hari. Yan ang sinabi ni Israel. We know what happened next. Nakaloko-loko ang kingdom of Israel. Muntik-muntikan sila lagi na magapi ng kalaban. Ano sinabi ni Samuel? Diba? First, ang sabi niya, "Oy, Saul, hindi mo ba alam na obedience is better than sacrifice? Aanhin ng Diyos yung sakripisyo kung hindi mo naman sinunod yung kanyang kagustuhan. Isusuko lang ng Diyos yan." Kaya nga po, pag meron tayong alay sa Diyos at nanggaling sa masama, huwag na po nating ialay. Una, hindi natin pwedeng lokohin ng Diyos. Oy, parang ang laki ng binigay mo ngayon, ha? Tumama na naman ako yung sa lottery. Kaya nagbibigay ka ng malaking offering sa Panginoon. Huwag mo nang ibigay. Kasi alam niyo, parang yun ang sinampal ang Panginoon. Alam mo nang ayaw ko na nanggagaling sa masama, i-offer mo sa akin. At may gumagaya pa. Alam niyo, ang standard ng Diyos, napakataas. Why? Diyos siya eh. He's the creator of everything. Yung word na holiness hindi mag-exist kung wala ang Diyos. Yung righteousness hindi mag-exist kung wala ang Diyos. Yung pagiging matuwid, lahat ng yan, kabutihan, pagmamahal, pag-ibig, wala lahat yan kung wala ang Diyos. So nagkaloko-loko kasi tumingin sila. Ang tao raw, sabi ni Samuel, at sabi ng Diyos kay Prophet Samuel, kasi kayo, sabihin mo, kasi ang tao kasi tumitingin sa panlabas, samantalang ang Diyos tumitingin sa kaibuturan ng puso ng isang tao. Yun din ang sinabi ng Panginoon, di ba? No? Sabi na sa Bible, "The Lord knows the heart of people." Alam niya yung kaibuturan ng puso ng bawat isa. In short, we cannot really fake God. Hindi natin pwedeng pekein ano man ang gagawin natin sa ating Panginoon. Yung pagiging ipokrito, yung pagiging fake, parte po yan ng pusong bato. Pusong nakasalalay sa mundong ito. Ang sabi po diyan, pinalitan na yan ng Panginoon. Pinalitan na po yan ng Panginoon. So, ngayon po mga kapatid, kung sakali, saliksikin natin ang ating mga puso. Lord, nasaan ang puso ko ngayon? Nasaan ang puso ko ngayon, Panginoon? Yes, maybe ang aking physical body nasa loob ng bulwagang ito. Pero ang puso ko, nandito rin ba sa loob ng worship hall? Or my heart is outside? Hindi lamang mga unbelievers ang binabago ang Panginoon puso. Sa atin naman, ganun din. Nire-renew. Ayan ka na naman, yung puso mo. Kaya minsan, di ba, tayo, ganun ka tayo kung magpaalala sa mga kapatiran. Yung puso mo, isig ka lang. Magluluto lang tayo ulit kung naubusan ka. Yung puso mo. Right? Kasi yun yung mahirap yun. Hala, huwag kayong matutulog na ang puso, hindi ayos. Kaya po dapat nagpe-pray bago matulog. Kasi you never know kung magigising ka pa. Ako po dumarating yung time, hindi na ako naglalak ng pintuan. Because I am alone. Hindi na lang sa wala akong tiwala sa Diyos. But yung what is humanly possible na pwede kong gawin, ginagawa ko siyempre. Right? Nananalangin ako, I'm doing my part also. Para maisakatuparan yung panalangin na yon. Huwag naman tong gate na ito siyempre. Yung mga kwarto na lang. At ganun din pinapaalalahanan kay mga anak ko. No, yung pamilya ko sa Pilipinas, kumustahin niyo ako ha? Pag ako hindi nag-message ng gantong oras, na madalas ako ganyang oras ng may message, then, text me, call me, or mangalampag kayo ng mga nakatira sa Bila to check me out. Ulitin ko po, hindi sa wala akong tiwala sa Diyos. I'm just doing my part. I'm just doing my part. So think about that. Gano'ng kahalaga na bago matulog, inilalagay sa kamay ng Diyos ang buhay natin. Napakahalaga. Ilan yung ganyang nangyari sa Pilipinas, maging sa isa sa mga kwarto doon sa pinauupahan namin. Hindi lumalabas. Umamoy na lang siya. Ngayon, ibabalik ko naman sa mga mismong kasama sa bahay, magkumustahan. Maghapon ka nakakulong dyan, buhay ka pa ba? Kumakain kami dito, nasaan ka? Supposedly kasama ka namin, nasaan ka?
magkumustahan po tayo. At kapag tayo naman po kinukumusta, huwag naman tayong masyadong defensive. Huwag tayong defensive. Ganun talaga ang nagmamahalan, ang mga magkakapatiran, nagkukumustahan. Lalong-lalo na ang espiritual na kalagayan ng bawat isa, mangumusta po tayo. O, alam ko may problema ka sa trabaho mo ngayon. Kumusta naman yung paninilbihan mo sa Panginoon? Ikaw ang tatayo sa Friday. Nakipag-ayos ka na ba sa Lord? Pinaayos mo na ba sa Kanya? Yung mga issues mo sa iyong puso. Kasi nakikita pa namin eh. Kasi nababasa namin. Pina-Facebook mo yung mga bagay na private. Kumusta ka, kapatid? Mga kapatid, pag may problema po tayo, don't Facebook it. Keep it to yourself. Doon sa taong merong siyang dahilan kung bakit kayo nagkakaganyan. That, number one, hindi po kasi yung gawain ng anak ng Diyos. Kung meron man tayong ipapublish sa public, glory of God. People know we are Christians here. People know we are born again. At kung ganun tayo magsalita, magpost sa ating mga social media accounts, huwag kang mag-iisip, huwag kang magtataka kung bakit hindi sila sumasama sa iyo sa gawain. Because they can see, they can hear, they can read kung anong laman ng puso mo sa mga inilalagay mo sa social media. May tamang paggamit po sa social media. Kung kawangis tayo ng Diyos, hindi natin ilalantad ang ating mga katawan for the public, para papakin ang ating flesh. Is that hard to understand? Kung tayo, mga ministers ng Diyos, naturing ang mga anak ng Diyos, wala kang ginawa kundi magpakita ng laman online. Sa tingin mo, tama ba yung puso mo ngayon sa Panginoon? Of course not. Hindi. Mga kapatid, we are created in the image of God. Ilalantad ba ng Diyos sa social media yung problema niya sa atin? Kung tutusin, hindi na eh. Kasi lantad-lantad na. Saka hindi niya kinakailangan gawin. Tayo ang naglalantad ng sarili natin. Hindi lamang yun. Ilalantad ba ni Jesus ang kanyang flesh sa social media for many people to enjoy? Minsan lang ginawa ng Panginoon yun nung siya'y nakapako doon sa krus ng Kalbaryo. Binastos siya. Hinubaran. Binugbog. Hindi mo siya makikilala. But ginawa niya yun for us. Para hindi na natin kinakailangang mangyari sa atin yun nangyari sa kanya sa krus. So, ulit-ulitin po ninyo sa atin niya. Sa ating lahat, ulit-ulitin natin sa ating mga puso at isipan, ako'y nilikha sa wangis ng Diyos. Ano ba yung wangis na kinakailangan kong i-maintain? Ano ba yung nireplace ng Lord sa akin? Kinakailangan kong bantayan ang aking puso. Kasi kung ano raw ang laman ng puso, yun ang lumalabas sa bibig. Yun po, hindi natin kayang itago yun. Alam mo kung bakit ako hindi sumasama sa iyo kahit matagal ko nang alam na Kristiyano ka? Ang sungit mo kasi. Hindi lang yun. Habang kami nasa trabaho na, ikaw wala pa. Ang Diyos ba nalilate? So think about that, maging sa trabaho. Ang sabi sa Biblia, God can never be late. He's always on time. Now what about us? Yung trabaho natin, are we on time? Marami po tayong dapat salaminin sa pagiging kawangis natin sa Diyos. And to be honest with you, pag nilista nyo yan, nakakahiya sa Kanya. Lord, pwede po ba kawangis na lang ako ng sarili ko? Ng tatay ko na lang? Kasi po, hindi ko masunod. Kahit simpleng oras sa trabaho, hindi ko po masunod. But you know what? Hindi papayagan, Lord. Hindi. Kung sumusuko ka sa akin, hindi kita susukuan. Dahil nangyari ng lahat, sabi ng Panginoon, it is finished. I did my part para sa'yo. At ang epekto ng ginawa ko, eternal. It covers you until magkita-kita tayo doon sa bahay ng aking ama. So, check your hearts. Let's check our hearts. Kung bumabalik sa dati, lumuhod tayo sa Panginoon, Lord, replace it again. At napansin po ninyo, binanggit yung word na spirit. Di ba meron tayong tinatawag na fighting spirit? Of course, iba yung S, yung big S na Holy Spirit po yun.
Pag big S, Holy Spirit yun. At never na magkakamali ang Holy Spirit, never magkakasala, never mababawasan ng lakas ang kapangyarihan ng energy ng Holy Spirit. Kung dumarating ang time, naghihina tayo at sinasabi natin, ang bababa ng spirit ko ngayon, it is your spirit. Yung fighting spirit natin, nawala, nanlupaypay. At kadalasan po yung nangyayari sa atin, pag hindi na bagbigyan, ayan na. Doon nagsisimula minsan yung ano, yung pagtatampo. Kasi ang baba ng kanyang spirit. Hindi po Holy Spirit, ha? Hindi po bumababa ang Holy Spirit, mga kapatid. It's always 100% and more. Pero tayo mismo ang nagkakaroon ng pagkukulang. So tingnan po natin susunod, bukas sa replace. Meron din pong ginawa ang Panginoon na renewal sa atin. Renew. Ano yung na-renew? By focusing on the Bible, our minds can be continually renewed. Ito po, dapat lagi nangyayari. Sa dinabi-dabi ng mga false teachers ngayon, false pastors, false evangelists, lahat false, pati hindi lang ngipin, ngayon lahat false na. False scripture. Nga pa pala, meron pong klase ng Biblia, hindi dapat natin ginagamit. Hindi. Meron po kasi ng Biblia, nakala mo sa atin, pero pag tinigin maigi, bagay hindi malalaman kung hindi laging binabasa. Sa akin, kahit nagbabasa ka, kung wala ka namang ibang references ng Biblia, wala ka rin namang pagbabasihan kung mali siya or tama. Kaya ganun kahalaga yung pagbabasa. Yung sama-sama, yung pong Bible study. Pero anyway, let's talk about the Bible. Pinag-usapan po dito yung ating kaisipan, yung ating minds. Romans 12:2, dapat po, ano na ito eh. Actually, paulit-ulit na siya, pero let's talk about it again. Ang sabi po dyan, bilang reminder sa ating lahat, even me, do not conform to the pattern of this world, but be transformed. Paano po ako matatransform? By the renewing of your mind. Then, kapag nangyari yan, you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, perfect will. So, dalawa pong mukha ang pag-uusapan natin dito. Yung unang part, at tatlo pala, yung unang part, do not conform. Merong nagsasabi, if you cannot beat them, join them. We are not like that. If we cannot beat them, the Lord will beat them. Kasi if we will join them, then we are part of them, right? Alam ko, narinig ko na yan sa cartoons ng araw, maging sa television, but I do not adapt. Hindi ko po in-adapt yung ganyang klase ng principle. If you cannot beat them, pray for them, and God will beat them. Kung hindi natin kaya, kaya ng Diyos. Alam niyo po ba sa opisina? Anyway, yung sigurong kaibahan ng Kristiyano, regardless kung lahat sila late, ako po never. Regardless kung puro daldalan sila sa opisina, ako po never. Ang point ko po, hindi ko mo ganun silang lahat, ako dapat maging ganun din. I don't know kung napapansin niyo rin niya sa akin even here sa Villa, even here dito sa church. Hindi po ako yung tipong, kung mas nakararami yan, siguro mas tama sila, mas marami sila. Sasali na lang ako. Hindi po. Hindi po laging tama na majority wins. At yung pong, yung majority, kaya majority sila, tama kasi sila. Hindi po lagi kasi totoo yun. Minsan yung minority pa nga ang tama. Lalo na sa mundong ginagalawa natin, ang sabi ng Panginoon, maluwang ang daan papuntang kapahamakan. So marami, majority, pupunta doon. Ang sabi ng Panginoon, at napakakitid naman yung daan patungong buhay na walang hanggan. Minority lang ang makakakita noon. Maging ganun din po tayo. Hindi ko mo silang lahat ganun sa trabaho. Magiging ganun din tayo. Never. Ako nga nagiging taga-bukas ng mga AC sa opisina. And I'm proud to do that. You know why? I'm doing it for the Lord. Una, gusto ko talagang ako na una para nakakapag-adjust muna ako bago magtrabaho. I have my own reason. Ayokong nagmamadali. Of anything in this life, ayoko po, personally ko lang po ito, ayoko nung nagmamadali. Ayoko nung mamadaling nagdadrive. Kaya maaga po akong umalis ng bahay. Kasi po, dyan lagi nakakaroon ng error kapag nagmamadali. Naiiwan ito, naiiwan yun. Ang plancha ba, napatay. Naku, yung shower ba, nai-off or what? Nasa airport ka na, yung passport mo, wala, nasa bahay pala. Nagmamadali kasi. Ako po,
I don't like that. So don't put me in a position na ako po nagmamadali. Kasi po personal kong prinsipyo yun, kapag nasagasaan yun, masasaktan po ako. Sinasabi ko po yung sarili ko ngayon ha, sa inyo. So alam ninyo kung paano nyo rin naman akong pakikisamahan. Okay, when it comes to timing, I always want to be before the time na gawa ko na yung gusto kong gawin. Because that is me. Yun yung way ng pagpapalaki sa akin ng Panginoon. Yun yung klase ng thinking, ng attitude, character na ibinigay sa akin ng Panginoon. Lalong-lalo ng Lord. Of course, meron siya expectation from us. At sabi rito, sabi ng Panginoon, para sa ating lahat, kasama po ako, huwag na tayong gumaya sa mundong ito. Sa fashion ng mundong ito. Ang Hollywood pa naman, ang galing, ay, yung TikTok, lalo na yan, yung platform na yan. Yes, nagagamit siya sa mga Bible, sa mga bagay na maka-Diyos or what, pero majority, alam niyo ba kung saan isang ginagamit yung mga platform na yan? Katulad ng TikTok. Bukod sa gusto na siya ipigilin ng US because espionage na maaaring gamitin ng Chinese government na bag-spy sa bawat citizen, yung mga yan. Yeah, me, I never use those kind of platforms, never. Hanggat maaari po, nililimitahan ko yung aking pagiging public. I have Messenger and I have Facebook. Besides those two things na kinakailangan ko magkaroon talaga because of the church and family, wala nang iba. Una po, unang-una, ang dami pang mga kinakailangan mo i-maintain lahat yan. Kung hindi mo kaya i-maintain ang pagbabasa ng Bible, how come you can maintain all of these social medias? Naku, hindi pa pala ako nakakapaglagay sa Instagram ko. Naku, napapabayaan ko ng TikTok ko. Napapabayaan ko ng WhatsApp. And so on and so forth. Na may maintain siya, di ba? What about yung maintenance ng utak by reading the scripture? Kumusta yun? Na may maintain ba natin yung pagbabasa ng Bible every day? We have lots of things na minemaintain sa buhay na ito. Ang buhok natin, ang makeup natin, lahat minemaintain natin yan. What about the maintenance of the brain? The maintenance of the mind? Mangyayari lang po yan pag nagbabasa tayo ng Biblia. Yun ang sinasabi dito ni Pablo. Na sa ganun, pag nagbabasa tayo ng Biblia, alam mo na hindi mo dapat gayahin yung nakikita mo sa social media. Hindi ko mo ganun na itsura na gagayahin ka agad. Kailan lang nalaman ko, pinapausap pala ng mga Koreano yung ano, yung glass skin. Sabi, anong glass skin? So, piniliwanag sa akin ni Joy, oh, yung palang glass skin. So, binasa ko ulit, vanity. Vanity of vanities. Mga bagay na walang saysay, na hindi naman, wala namang bunga sa spiritualidad ng isang tao. Yun ngayon, ang pinag-iinitan ng marami, ginagaya. Kaya, no wonder yung sinabi ni Solomon, no? Walang saysay, walang saysay, walang saysay, ang lahat ay pawang mga walang saysay. Vanity, vanity, vanity. Everything is vanity. Sa buhay ng Kristiyano, we must lessen that. Alam ko, mayroong klase ng mga vanity na hindi natin pwedeng tanggalin. Pero bawasan. Bawasan, ipasok ang Bible reading. Bawasan, ilagay yung pakikinig sa online ng mga Bible studies at ng mga messages. Bawasan lahat yan upang meron tayong paglagyan ng mga bagay na may kinalaman sa kaharian ng Diyos at sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Hindi ko sinasabing tanggalin nyo lahat. I know you cannot. Pero bawasan, palitan ang mga bagay na may kinalaman sa langit sa ikaliligtas ng maraming tao around your life. I-share ang kaligtasan sa ating mga mahal sa buhay. Yung pala yung bunga ng pagbabasa ng Biblia, ng renew, nagkakaroon ng renewal ang ating kaisipan, nagagawa na natin hindi na magkumporme lagi sa takbo ng mundong ito. At hindi lamang yun, bakit mahalagang mangyari sa ating renewal? Bakit mahalagang hindi na tayo sumusunod sa pattern ng mundong ito? Yun ngayon yung last part. We will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Kung imemensahe nyo itong Romans 12:2, 3 puntos ka agad meron ka, kapatid. Kompleto. I'm teaching you kung paano rin po tayo maghihimay-himay kahit ng isang verse like this.
At hindi po natin magagawa yung ganyan if we lack reading His Word. Because it will be the Holy Spirit who will teach us. Oops! Meron tatlong bagay dyan sa verse na yan. Asaan niya? Tingnan mo nga. Meron pong tatlong puntos na dito pa lamang. Yun pala yun, mga kapatid. Bakit kinakailangan i-renew ng Panginoon ng ating kaisipan each and every day? Depende sa ating pangangailangan. Na sa ganun, pag meron ka nakita, you can discern. Dapat bang gayahin to o hindi? Pag meron ka napanood, dapat bang sundin to o hindi? Uy, may bagong fashion. Kailangan ko bang gayahin tong fashion na ito o hindi? Hindi tayo magkakaroon ganung klase ng discernment kung hindi po tayo nagbabasa ng Biblia. Uy, nauso sa mga lalaki, nakatali ang buhok. Uy, teka muna, may Bible. Ano ba yung sinabi sa Bible about this? Hindi ko gagayahin kasi mayroong sinabi sa Biblia, hindi dapat ganun ang isang lalaki. Nakita niyo yan, mga kapatid? Para mga bata lang sa eskwelahan. Hindi nila malalaman ng mga bata na mali yun kung hindi sinasabi, kung hindi ituturo sa kanila. And we are all children of God here. Mga anak tayo ng Diyos, lahat tayo mga pawang bata lamang sa harap ng Panginoon. Kaya magugulo pa tayo. Kaya andyan palagi yung pangunguna, yung paalala ng ating Panginoon through messages, through Bible studies, and so on and so forth. So if you want to know kung ano raw yung perfect will ng Diyos sa atin, renew our mind by what? Reading the scripture. Read God's love letter to you and you will know His will. Pag nalaman po natin ang kalooban ng Panginoon, He will also teach us how to do His will. Ang Diyos po, pag nagbigay siya ng utos sa atin, hindi mo, ito, thou shalt not, baka kala ka na sa buhay mo, paano mong gagawin yung sinabi ko? No. Ang Diyos po, pag nag-utos siya, He will give all the power para masunod natin yung kanyang iniutos. Wala pong imposibleng utos ang Diyos. Hindi po nang to-torture ang Diyos. Yun po kasi paniniwala ng iba, ay 10 utos, wala naman talaga makakasunod niya. Never ever in my life masusunod ko yan. Kung mananangan tayo sarili natin, never ever talaga. Kaya nga nandiyan si Jesus Christ. Ang sabi ng Panginoon, siya nga raw yung ano, katuparan ng kasulatan. Nasunod na niya yung 10 utos. At masusunod natin yung 10 commandments na hindi natin kailan masusunod by what? Putting our faith, our trust in the Lord Jesus Christ. Ngayon, hindi po komo, hindi na tayo under sa law. Nasa taas naman tayo, we are above the law. We should also follow it. Yun na yung what is humanly possible. So dalawa po yan, ha? Meron tayong pinapanalangin sa Panginoon, pinagpe-pray natin yung mga bagay na hindi talaga natin kaya bilang tao. But what is humanly possible, we are obliged, we are responsible na gawin yung side natin bilang tao. So that's it. Renew. It's in every day. Kapag tayo naguguluhan na sa mundo, ano ba nangyayari sa mundong ito? Ano na nangyayari sa akin? Ano na nangyayari sa buhay ko, sa trabaho ko? Ano na nangyayari sa puso ko? What's this? Read the scripture. Kasi po, walang ibang itinuro ang Biblia, recommendation from God, kundi ito. Mga kapatid, there's no such thing as secret pagdating sa Diyos. Isiniwalat na niyang lahat. Kaya pa nga po, kapag tayo hanggang ngayon tinatanong pa natin ng Lord, ano po ba ang purpose mo sa akin? Ang sasabihin na ng Panginoon, read my love letter to you. Maliwanag pa sa sikat ng 10 araw kung anong kalooban ko para sa iyo, anak. Read the scripture. Mga kapatid, darating po ang time katulad ng Old Testament. For 400 years, nagkaroon ng famine of the word. Mula Book of Malakay hanggang Matthew, 400 years po na nahimik ang Diyos. Nagkaroon ng famine of word. Hindi na mahagilap na wala ng mga prophets. Nawala yung scripture, nawala sa isip ng tao lahat ng patungkol sa Diyos. Nagkandahirap-hirap ang buhay nila. Naglabasa sila Alexander the Great. Yung mga pagans naglabasa mag Buddhism, Hinduism. Lahat ng yan nagsulputan because of that 400 silent years. Ang point ko po, kapag hindi natin narinig ang salita ng Panginoon, it will cause only one thing. It will be chaos in our lives. Chaos. Kaguluhan lamang ang bunga kapag hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Kaguluhan sa lahat ng aspeto sa ating buhay. Kaguluhan sa trabaho mo.
Kaguluhan sa love life mo. Kaguluhan sa isip mo at puso. Everything is like that. Everything is chaos kapag hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Read the scripture. We are at the end of this world. Nangyayari na ang prophecies. Look at Israel now, the timetable of the Bible. Napapaligiran na siya. Kanina, napanood ko pa ang Houthi ngayon. Yung missile ng Houthi nakarating na hanggang Jerusalem, hanggang Israel. How far is that? Nag-a-advance maging ang weapons ng mga kalaban. We must advance our thinking kung paano naman natin pagsisilbi ng Panginoon at mabigyan ng warning ang ating mga mahal sa buhay. Huwag tayong maging kampante ngayon sa klase ng Kristiyano yung meron tayo. This is not enough. What we're doing now is not enough. Do something about it. Share the gospel to your loved ones. I-share niyo yung nangyayari sa Israel ngayon. Share the book of Revelation. Ang sinabi sa awit kanina, ang sino mang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay siya maliligtas. Lahat ba ng mga mahal sa buhay natin tumatawag sa Diyos? Kung hindi, then the responsibility is yours. Hahanapin ng Diyos sa ating mga kamay ang dugo ng mga taong yan. Ano ginawa mo sa 20 years mo, 10 years, 5 years, 2 years mong pagiging Kristiyano at yung mga mahal mo sa buhay, hindi pa nakakarinig ng aking mga salita. The time is near. I am coming soon. Tumingin ka sa iyong kapaligiran. Everything is ripe. Hinug na ang lahat sa mga panahong ito, mga kapatid. What are we doing about it? Yung mga tampuhan, kalimutan na yan, mga kapatid. Wala pong patutungan maganda ang tampuhan, tuksuhan, pagbubulihan. Wala pong patutunguhang maganda yan. Wala. Yung pagtatalo sa isang bagay na wala namang saysay, pati ba naman yan, maghapon mong pag-uusapan, may kinalaman ba sa langit yan, kapatid? Kung wala kinalaman yan, bitawan nyo na, harapin nyo yung mas mahalaga. And that is the kingdom of our Lord. Start with His Word and by reading His Holy Scripture. Kung nagbabasa kayo ng pocket book, wow, ang husay, ang kapal na tapos mo, then it's about time for you to read the scripture. Kung meron pang nagbabasa ng pocket books, ako po kasi talagang reader ako talaga, mahilig ako magbasa. Mula noong pa kahit nung ako'y high school, I love reading. Pero meron ka talaga mga bagay na kailangan mong huwag nang basahin in the light of the presence of the scripture. Kung mahilig kaya tayo magbasa, gamitin mo ngayon yan sa salita ng ating Panginoon. Nang sa ganun, magkaroon ng renewal sa ating mga kaisipan. And of course, susunod po, ito pa ang isang ginagawa ng Panginoon sa atin. Revive. Mahilig pong mag-revive. Ang isa sabi ng Panginoon is to revive people. Through what? Through the resurrection of Jesus, we are given new everlasting life. Kailan lang po napanood ko, I think may movie yata yung Angel Studios about this, yung patungkol sa near-death experience. I think, narinig ko, 40% daw po ng mga namatay na nabuhay ulit, nakakakita sila ng tunnel, tapos mayroong liwanag sa dulo, tapos meron sa kanila na naman, ng porsyento ng 40%, maliit na porsyento naman, na Christian or non-Christian, kumbaga everybody's here, no? Kasama dito sa pag-usapan natin. Pag nararanasan na kapag sila namatay, bigla na nakikita yung sarili lang nandun sa higaan at may mga doktor na nararoon. So pinag-aaralan ng science ngayon yan kasi hindi na siya pwedeng ignore. Because it's really happening. It's a phenomenon. Ang ibig sabihin po ng phenomenon, bagay na nangyayari pero walang makapagpaliwanag. That is a phenomenon. Pag meron nakitang liwanag sa langit, hindi mo malaman kung ano yun. It's a phenomenon. Yes, nariyan siya pero walang makapagpaliwanag. It's a phenomenon. So ganun din po yun. Christians or non-Christians alike, nakakaranas ng ganun yung tinatawag na near-death experience. What is that tunnel? Ano yung nakikita ko? Bakit bigla akong nakita ko sarili ko sa kisame, nakatingin ako sa ibaba, at nakita ko sarili ko, pati yung aking yung mga doktor, naroon din sila. Tapos maya-maya, I'm alive again. Kaya nga po naikwento nila because they came back to life again. I know meron pong scientific na explanation yan. Pero marami kasi nangyayari about that. I'm not here to say na dapat nararanasan natin yun or 100% I believe on that. But it happens. It happens. Ngayon po, ano ginagawa ng mga doktor? Marami tayong mga nurses dito. Sa mga taong, muntik-muntik na mamatay, di ba nare-revive sila? Di ba maraming ginagawa? Right? At alam nyo na kung ano yung mga term na tinatawag dyan. Minsan, mouth to mouth. Maraming ginagawa ng tao para ma-revive yung buhay, right?
But you know what? After nating i-revive ang isang pasyente, after a while or after a few years, that person will still die. Mamamatay pa rin yun later on. Maybe mamamatay sa katandaan, no? Ilang bang uri lang naman yung pagkamatay eh. Iba namamatay sa aksidente. Iba namamatay sa sakit. Iba namamatay sa katandaan. I think yung namamatay sa habang natutulog, kasama na rin yun doon. Either meron sakit pala siya nang natulog siya, hindi nagising, or yung katandaan, ganun din naman, kasi pa yung lolo ko, ganun siya. Natulog siya. Ganun, talagang makita siya nakaganun na lolo ko nun. Pero hindi na siya nagising. Hindi na nagising. Yun lang naman ang pwedeng mangyari sa tao para iwan tong mundong ito eh. Magkasakit, namatay. Naaksidente, namatay. Diba? Tumanda, namatay, syempre. Yun lang naman. Ngayon, yung mga taong ito, katulad sinabi ko kanina, after a while, they will still die. Katulad ni Lazarus, wala pang sinabi sa Lazarus na nang muli siyang buhay ni Jesus Christ, and Lazarus lived forever and ever in a far, far away land. Hindi, namatay din po si Lazarus nung tumanda si Lazarus. Pero yung revival po na pinag-usapan natin dito, yung revival ni Jesus Christ. Romans 6:4, therefore we were buried with Him. Of course, this is now spiritual. Pag-uusapan po natin to. Therefore, we were buried with Him through baptism into death. That just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even though so we, you and me, also should walk in the newness of life. Ito kasi yung nangyari sa atin nung tayo maborn again. Nung tanggapin natin si Jesus Christ as Lord and Savior, our spiritual became alive again. Kasi po merong tinatawag na para sa mga bago, meron pong tinatawag na spiritually dead. Yung pong mga spiritually dead, yes, buhay sila. Just like this, exactly like us, they are alive. Pero yung espiritu nila, wala silang kaugnayan sa Diyos. Sa mata po ng ating Diyos, according sa Biblia, not according to me, sa mata po ng Diyos ng Christianity, any person na walang Kristo sa buhay, that person, even though they are alive, they are dead in the sight of God. Kasi walang Holy Spirit na nakatira sa puso ng taong yon. For a person to be considered by God bilang buhay, that person should have the Holy Spirit first. So any person na walang Holy Spirit, they are dead in the sight of our God. At lahat po tayo nang galing doon. We were once spiritually dead. Ngunit nang pumasok si Kristo sa ating mga puso, we became what? Spiritually alive. Doon pumasok yung tunay na Zoe, yung tunay na pagiging alive, yung life from above, not life from below, yung binigay ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. We are really, really alive. Ngayon, alam naman natin, di ba, kahit sa baptism, meron sa inyo, lahat tayo dito dumami sa baptism, I don't know kung you experience the same thing that I experienced nung ako'y magpabaptize. Kasi po, ang baptism, kung talaga sisorizohin natin, ang laki ng impact niyan sa'yo. Ang naging impact po sa akin ng baptism, you know what? Ang una ko pong naranasan na ako'y mabaptize, ang feeling ko po, merong malaking kadenang nakatali sa katawan ko. And I was afraid. Sabi ko, bakit kaya ganito? Kala ko ba kapag Kristiyano ka na, malaya ka na, pero bakit parang feeling ko yata nakakadena ako? Kasi ang isang bagay, pag lagi mong suot, hindi mo nararamdaman, di ba? Pag tinanggal yon, then you will feel it. Ganun ba yung nararamdaman ko noon? All my life from birth hanggang sa araw bago ako tumanggap sa Panginoon, bago ako tanggapin ng Panginoon, nakashackle ako, nakakadena. And I cannot feel it. I thought it's normal. Pero nung ako tumanggap sa Panginoon, tanggapin niya ako, ako'y magpabaptize. Talagang yun na kasi yun eh. Yung baptism ito, officially sinasabi ko sa inyo lahat, I am born again, I am Christian now. After that, then I felt it. Kaya palang feeling ko may kadena, yung pala ngayon ko lang naramdaman, yung absence ng kadena na yun. Katulad ko mo sa example ko, nang tanggalin yung isang bagay na lagi nakapit sa katawan, then you will feel its presence. Pero wala na siya by that time. I hope you understand what I'm saying. I think naranasan ninyong lahat yan. It's the same thing. So ganun din po dito. Meron po tayong kadena. Especially mga unbelievers. Lumalakad po sila sa buhay. First, spiritually dead. Pangalawa, merong malaking kadena. Kadena ng kalaban, kadena ng sanlibutan ito na nakatali pala sa kanya. Akala niya noon siya'y malaya. Yun pala, hindi. Until such time, akala niya noon, nakakakita siya. Until such time, talaga iminulat ng Panginoon ng kanyang mga mata. Like Paul,
Imagine Apostle Paul, yun ang sinisimbolize nung malaking tahilan sa kanyang mata. Remember, namamit niya ang Panginoon sa Road to Damascus? Biglang nabulag si Apostle Pablo. How come? Nakakabulag ba yung liwanag ni Kristo? Hindi. Doon lamang, by that time, na-realize ni Pablo, no, all along in my life, lumalakad pala akong bulag o meron tanikala sa aking buhay, sa aking katawan. At ngayon ko lamang na-realize yun when God freed me nang ako'y palayain ng Panginoon sa lahat ng mga bagay na ito. Yon ang experience na isang taong dumaan sa born-again experience. Genuine born-again experience. And I hope naranasan natin lahat yan. Nung kayo'y lumapit, nung kayo tumanggap sa Panginoon, especially nung kayo magpabaptize, I really hope and pray naranasan niyo yun. That's what I felt those days. Kaya from then on, sabi nga ni Pablo, hindi siya narating ko na, kundi ako'y papunta pa lamang. Pero ngayon, sinasabi ko na, sabi ni Pablo, ito na lamang ang aking adhikain sa buhay. Ito ang gusto kong mangyari sa buhay ko. I want to know Him more. Si Pablo mamamatay na, matanda na, pupugutan ang ulo. Isa ang kanyang, ito pa rin ang kanyang gusto mangyari habang naghihintay doon sa pagkakabitay sa kanya. I want to know Christ more. At kailan nangyari kay Pablo na He knew Christ more? When He died, saan ba siya pupunta? He will go to the Lord Jesus Christ. When we die, katulad ni Pablo, then we will know Christ 100%. Not by sight, nor by human might, but by through the Spirit, through that eternal life na binigay niya sa atin. If you really want to know the Lord, then, pilitin natin, gawin natin lahat ng paraan, lahat ng kapamaraanan, sundin natin lahat ng sinasabi sa Biblia, to be there. To be there. Dalawang klase po ng tao ang makaka-meet ng ating Lord. Merong grupo ng tao, kapag namit ang Panginoon, langit ang kalang mararamdaman. Merong isang grupo ng tao, when they see the Lord face to face, hell follows. They will be punished and they will go straight to hell where there will be everlasting punishment and fire at mga uod na hindi namamatay. That is in the scripture. Hindi nagsisinungaling ang Biblia. Kung may mga baktirang hindi namamatay kapag inalkohol mo, mas higit yung uod na yun na nasa impyerno sa lahat ng taong mapupunta doon because they did not accept the Lord Jesus Christ as their Savior. That's why. But we, kinakailangan tayong everyday i-revive ng ating Panginoon because we are living in this wretched world. Sa mundong ito ngayon sa ating ginagalaw, it's so easy to commit sin. Nung araw po, 70, 60 pababa, kung tutusin, parang napakahirap gumawa ng kasalanan. Why? Kasi nandiyan kayo buong pamilya. Diba? Ang mga bintana nyo nakabukas lahat. Kasi wala pang nag-aakit bahay noon by that time. Ang mga bintana noon, ang lalaki, right? Ang lalaki, walang bakal-bakal noon, ang mga bintana, bukas lahat. Pasok talaga at labas yung hangin, napaka-presko kahit walang air conditioner. Yun yung buhay ng araw, napaka-simple and yet napakalaya. Ang lahat ng pagkain noon, organic lahat. Hindi mo kinakailangan lagyan ng sticker para magiging organic yung kinakain mo. Ngayon kasi ganun. Nung araw, organic talaga ang kinakain natin. Organic talaga lahat. Pero ngayon, ano ginawa ng tao? Sinira. Ginawang business. Oh, lagyan mo na organic. Mahal na agad ang presyo niyan. Yung newness. Kung ang mundo, ganyan. Dapat yung ating mga, yung bahay ng Panginoon sa ating mga puso. Hindi ganun. Make this earth, yung darkness ng mundong ito, yung gulo ng mundong ito, let it be just external. Do not make it internal. Maaring magulo ang mundong ginagalawa natin. Maaring walang pag-asa ang mundong ginagalawa natin ngayon. But dapat po sa puso meron. And that is because of the revival. Laging binubuhay ng Panginoon ang ating mga puso. Ang ating mga buhay, anak. Yes, I know, life is hard. Kung babalik tayo sa edad ni Levi, oh, kay sarap bumalik sa mga ganyang klase ng edad. Pwede ba yung tumatakbo na ako, Pastor? Okay, nung 3 years old ka na, ang sarap bumalik nung 3 years old, ang sarap bumalik nung 6 years old. Di ba? Naalala niyo yung buhay nating mga bata nung araw? Ang saya-saya, puro saya, di ba? Umuulan kahit may baha, ang saya.
May sunog sa kapitbahay, ang saya mong nanonood na ganun. Napaka-inosente. Ang sarap ng buhay ng isang bata. And you know what? We will experience that again. And sa next time na mag-experience natin yon, we will be there in heaven with the Lord. Gusto ba natin magkaroon ng ganong klaseng experience again? Ganong klaseng innocence? Zero evil? Zero pain? Full of hope? Full of happiness? That will happen again, mga kapatid. Hindi dito sa mundong ginagalawa natin. Pagbagtating natin sa bayan ng Ama, everything will be like that again and more. It will exceed even our deepest imagination. So gawin natin ng lahat, mga kapatid, to be there. Of course, kapag ligtas ka, ligtas ka. You are baptized with the blood of the Lord, ang selyo ng Holy Spirit na sa atin. So kung anyway, lahat naman tayo talaga pupunta doon. Ang tunay na tumanggap kay Kristo, pasok ng langit. Regardless sa kanyang kalagayan, regardless sa kalagayan ng mundo. But ayaw mo ba nung habang nandito ka sa planetang ito, nararanasan na natin yung future na kalalagyan natin? Masaya po ang buhay Kristiyano kung hindi tayo magpapa-apekto sa mundong ginagalawan natin. Hindi tayo kailanman mawawalan pag-asa. Hindi tayo mamamatay. Ang mga tunay na eternals ay ang mga anak ng Diyos. We are the immortals. Ang tunay na sino mang nakikristo will live forevermore. Doon sa heaven, kasama niya. Kasama yung laksa-laksang mga anghel. For the first time, makikita na natin si Gabriel. Si Moses, nandun din siya. Si Peter, si Paul, nandyan niya. Si Mary, nandyan sila. Peter, Paul, and Mary, nandun sila. Ang saya pong mapunta ng langit. Pero wag po na, ang sinasabi ko po, habang we are here in this chaotic planet, we don't have to be chaotic with this planet. We can walk a very, very blissful and blessed life habang naglalakad tayo sa karimlan ng mundong ito. Sabi ng Panginoon, let your light so shine before men that they may glorify your Father in heaven. We are the light. You are the light. Binigyan tayo ng liwanag ni Jesus. Ipakita natin ang light na yon, bunga ng revival na binigay, ng resurrection, ng bagong buhay na binigay ng ating Panginoon. And lastly, among the many, pang-apat po, lastly, of course, syempre merong reconciliation. Reconcile. Through the saving work, syempre, of Jesus on the cross, we are reunited with God. Romans 5:10. For if while we were enemies, dati we were enemies, we were reconciled to God. Through what? By the death of the Lord Jesus Christ. Much more, sabi po dyan, now that we are reconciled, shall we be saved by His life. Bati na po tayo ng Diyos. Alam niyo po ba ang sinabi sa Bible, nang sino mang wala kay Kristo, they are in constant warfare with God. Nung marinig ko yun, sabi ko, I really cannot imagine constant warfare with God. Awayin mo na lahat, wag na ang Diyos, di ba? Right? Magtampo ka na sa bigas, wag lang sa Diyos. Awayin mo na kahit ang presidente, wag lang ang Diyos, ika nga. Kasi kung ang Diyos mismo nga awayin mo, kapatid, walking dead ka. Kung sino mang tao na against God, they are already dead. Kaya nga sabi sa Biblia, they are spiritually dead. Sila yung tunay na living dead, kung tutuusin. They are alive, but actually they are dead within. Kung maghanap kayo ng tunay na zombie, ang tunay na zombie, yung mga walang Kristo sa puso, they are living dead. Wala nang ikalulungkot pa, kundi yung mga taong, you know, they're going there. Nakakalungkot po yun. Pag naisip po natin impyerno, we must be sad about it. We must be sad about this. Kasi po, hindi biro ang impyerno. Hindi. Kaya nga po yung ministry ng reconciliation, sinimulan po yun ni Jesus Christ. Because of what He did, namatay siya para sa atin, yun po kasi ministry ni Jesus Christ bilang tagapamagitan, di ba? Sinabi po sa aklat ng Timoteo yan. There's only one mediator between man and God, and that is the Lord Jesus Christ. So, andyan ang Ama, nandito si Jesus Christ, at nandito naman ako. It will be the Lord Jesus Christ na mag-aabot ng aking kamay sa Ama. Magkakaroon tayo ng reconciliation with the Father, with Yahweh, with our Creator, only through the Lord Jesus Christ. Kaya nga po sinabi sa Biblia, ang sinamang taong walang Kristo, they are condemned already. Wala namang ibang pupunta ng taong walang Kristo, kundi impyerno lang.
So yes, they are alive. Wala silang ginawa kundi magpasasa sa mayroon sa mundong ito. But actually, they're already dead while doing that. They are already dead, but they don't know it. Kaya mahalaga na si Kristo po na isishare sa mga masabuhay. Marami tayong mga masabuhay living dead. Marami tayong mga masabuhay, tumutulong man yan, mabait man yan, kung walang Kristo sa puso. Nakakalungkot yung kalang mga pupuntahan. God is serious about this. Kahit sino, meron tayong naalala, kaibigan, share with them. Doon natin gamitin yung mga social media na yan. And mean it. Kapag tayo po nagpo-post ng mga verses sa social media, you have to mean it. Nang galing sa puso yung ginagawa natin, not just copy and paste. Dapat nga po pag-post natin ng isang verse, then meron tayong short exhortation. O yan, kaibigan, basahin mo yan, ha? Kasi ang ganda ng sinasabi dyan. Kung gusto mo maintindihan pa yung pinos ko, we can talk about it. Yun po, dapat ganun. Hindi po yan, para tayong may hawak na leaflets o flyers at isinaboy mo sa maraming tao yung flyers at umalis ka na, muwi ka na sa bahay. What will happen with that? Share the word and exhort ano yung laman nung isinir mo. Don't just copy and paste. Okay, copy, paste, exhort. Sundan natin ang exhortation, sundan natin ang admonition. Yun po ang mas maganda. Not just copy and paste. Okay? So reconciliation. Yun din po ang iniwang ministry sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Reconciliation. Bakit po nabanggit kanina yung tampuhan, yung pag-aawayan? Ay mga kapatid, walang saysay kasi ang tampuhan. Walang saysay ever ang mga pag-aawayan. Hindi po niyan maisusulong ang simbahan. Hindi po niyan maisusulong ang kaharian ng Diyos. Nagiging hadlang pa nga. Reconciliation dapat meron sa anumang klase ng relationship. Reconcile. Pasensya ka na, hindi pa talaga nawawala sa akin pagiging bully eh. Pero pasensya ka na, nabuli naman kita kanina. Dapat kasi may ganun eh. Humingi naman tayo ng paumanhin. At pilitin natin mag-promise tayo sa taong lagi natin binubuli na ayaw mo, pipilitin kong hindi na kita i-bully ever. Yung mga bagay kasi mga ganyan, walang saysay po yan. Kabaligtaran po yan ang gusto mangyari ni Jesus. Green jokes, bad jokes, masasamang mga salita, tampuhang walang katapusan, pag-aawayan, konting bagay, pagtatalunan, wala yung saysay. Those are rubbish. Sabi nga sa Biblia, all of these things are rubbish or basura lang sa harap ng ating Panginoon. And we don't want na kapag tayo pumasok sa pagsamba sa Panginoon, may dala tayong basura. Nakakita ba tayo sa Biblia na pumasok sa templo, ang dala niya basura at inilagak sa panan ng Panginoon? No! Ang sabi pa nga ng Panginoon, bago ka lumakit sa akin, isipin mo muna kung meron kang taong hindi kayo ayos. Ayusin mo muna yan, saka ka bumalik sa akin. Ayaw ng Diyos ng basura. And those things na nabanggit ko, they are just rubbish. Basura. Walang panahon sa mga bagay na basura, ang business of life and death. Yun po ang ating ministry. Reconciliation between the Lord Jesus Christ at yung mga mahal natin sa buhay. So, kapag sila'y tumanggap sa ating Panginoon, at ang Panginoon, ilalapit sila sa Ama and they will be with God in heaven throughout eternity. Ang trabaho natin to reconcile them. Sa atin mismo, kailangan makita lagi each and every day yung ating mga reconciliation. Mag-ayos. Mag-ayos. Mag-ayos kung may mga dapat na ayusin. Hindi lamang dito sa loob ng bulwagang ito. Baka may anong kamahal sa buhay, hindi kayo ayos. Ano yung nakakalungkot yung ganyan? Ako ang prinsipyo ko mga kapatid, no one is perfect. Kahit sarili mong kapatid, pwede kayo mag-away, right? Pwede, anak mo. Pwede kayo mag-away na anak mo mismo. Hindi posible yun, nangyayari yun. Pero you know what, bilang Kristiyano, ayusin yan. Ayusin yan. Dapat ang mga nagmamahalan, ang mga magkakamag-anak, nag-aayos. That is one thing na ako nalulungkot kapag naisip ko yun. May mga bagay talagang hindi mo kayang kontrolin. Kapag bata pa, hindi ba yan ang thinking natin eh?
No, ang saya lang lagi. Again, balik tayo sa pagiging bata, ang saya lagi. Eh, yung mga magulang natin, mga tiyuhin-tiyahin natin, mga pinsan, ayos lahat. Ah, napakaganda. Until such time, marirealize mo, hindi pala forever yung ganyang klase ng kalagayan sa buhay. Dumarating pala talaga isang araw, magkakagalit-galit din. Okay, fine. Normal yung nagkakagalit-galit, nagkakatampuhan. Pero dapat hindi yun forever. You know why? Hindi yung makakatulong sa pagsulong ng simbahan ng Diyos. That is part of the rubbish o ng mga basurang pinag-uusapan natin. Hindi lamang yun. Di ba meron tayong conviction from the Holy Spirit? Lagi tayo kukonvict ng Holy Spirit about that. Alalahanin mo, may kaaway ka ha. Aawit ka baka mo sa para sa akin sa Friday? Alalahanin mo, may kaaway ka. Ah, ikaw mo, magdadrums ka ba sa Friday? Or magsasolo dance ka ba sa akin para sa akin sa Friday? Alalahanin mo. Nagkasagutan kayo, nagkasigawan kayo. Hanggang ngayon, actually, hindi pa kayo ayos. Tandaan mo yun. Remember that. I hope nararamdaman nating lahat yun. Yun po yung conviction ng Holy Spirit. That is a righteous conviction. Na hindi natin magawa na basta-basta na lamang na lumapit sa Diyos kung meron tayong mga extra baggages in our lives. Extra baggages, lagi pong nararamdaman yan. Laging mabigat yan. Imposibleng hindi mo alam, imposibleng hindi mo nararamdaman ang bigat. You're just denying it. Enough of the denial, face the truth, makipag-ayos, dahil yun ang mismong binigay sa atin ng Panginoon, the means of reconciliation, and then serve our God with all of our heart, and our lives, our strength, and so on and so forth. Okay, ganda ng buhay. Kung lahat tayo pawang pare-pare yung mga mapagkumbaba. Ang layo po na nararating ng humility na itinuro sa atin ng Panginoon. Maraming mahihirap na mga bagay na so-sold just because of what? Humility. Pagpapakumbaba, katulad ng pagpapakumbaba ng ating Panginoong Jesus. So if really, we really would like na tayo ay magkaroon ng restoration sa ating relasyon sa Panginoon, it's about time for us, makipag-ayos muna tayo sa bawat isa. Kung meron man dito, mag-ayusan na. Kung meron man sa pamilya, mag-ayusan na. Kung meron man sa extended family, mag-ayusan na. Ngayon mayroon sa trabaho, ayusin na rin yan. Kasi I'm telling you, ang hirap para ka mayroon bolang bakal na hinihila. Supposedly, nararamdaman yun. Even though, yung mga tao, hindi nararamdaman yun eh. But being a Christiano, because of the Holy Spirit, we must feel that. And we must be compelled to do something about it. At kasama na po yun sa mga pinag-usapan natin today. Masarap ang buhay. Masaya po ang buhay, mga kapatid. Maligaya ang buhay. Ang buhay natin ay ganap. Ang buhay natin ay kasiyasiya. Kasi yun ang pangako ng Panginoon. Dapat ganun ang buhay natin ngayon. Kung hindi po, we are doing something wrong. And we must fix it now.